na sa FPL. Ngayon nagagamit na si Nana, pinag-aagawan pa. Nagsaya oh, lang kantahin yung kanta nila, Smuglers, yung ano. All truth. No, di ba mapigilan, no? Di ba mapigilan, ma. Kaya na, ano, nakapuelo mag-cast. Alright, into the game we go. Execration on the blue side. Eto, Max, para sa Carmilla. We got 8 here on the league, Jack Nu. For that, Kakufra, Siren naman, para sa Johan, and Betty Cutie on the Nana. Eto naman, on to the red side, yung Onyx PH, why is nagagamit ng Harriet? Kung sa kaya naman, on the Akai, Iyak Nu, for the Kimi, Dilar with the Cho, and Oh My Venus with the Estes. So, ano? Oo, mga management yata dito. Oh, trade up para kay Jack Nu. Nako, nagkakagawan lang sa Little Water. Pero mga kaibigan, sino ba nakakuha niyan? Ayun na. Nakakuha dito ng Onyx PH. So, magandang umpisa to for Onyx PH. So, mapapansin mo, Ate Chantel, no, na ito nga yung classic meta ngayon po. No, utilizing your tank to just go for that disruption on the first buff of that enemy team. Also, want to pinpoint, no, na hindi pa rin, ano, hindi pa rin parang na-disheartened si Jack Nu dito na piliin yung Kufra. Oo, oh, no? Kumbaga, try and try hanggang mag-i-effect. Wala naman ng digi, wala naman ng digi. So, wala na ko kontra sa kanya, kumbaga. Pero so far din for execution sila. Yung very aggressive dito, knowing na meron din sila Nana. So, more first on pang setup. Pero first blood, nakuha dito ni Iyak Nu. So, napatay dito si Eto Max on that Carmilla. So, magandang umpisa agad to for RPH. Yeah. Sila yung umaangat pagdating sa gold. Maybe and knowing na Kimi Estes, parang strong lane to eh. Oo, meron pa silang Harik din. Ate Chantel na hindi na deny, hindi na delay masyado sa kanyang buff. You have to know, guys, the one who got the game number one was of Onyx PH. Kumbaga sa series na to, magpapit na sila pinaulanan ng mga... Okay, pero yun nga lang po sa Ken, dalawa na standard, patay pa nga dito, isa pa. Naku, si Mary Cutie nakatago lang sa drabo, hindi na papasok, mga kaibigan na Torin kung gustuhin ay kukuhanin dito ng Onyx PH. Top lane ng execution na si Rana. So, ano lang, maganda yung pinakita nito. For Buzakin, ang ganda ng setup. And of course, with that maximum uptime, no, para sa Harit natin, Zaman Force plus that empowered auto-attack every dash. So, kasama din yung Kimi dito ka very early tower. 4-man squad ulit doon sa may top lane side. Wait, delayed the rotation. Alam mo kung bakit? Mid-transition, 4-man, palayo. Kahit ano ulit, Iyak Nu na naman. Kumbaga, ito na naman. Ito para ito na nangyari kanina. Pero yung gala si YC to win at Summon Force, mga kaibigan. Talagang dire-diretso lang. Onyx PH, Jack Nu, nabigyan pa. Napakagandang set na naman or pag-iipit dito, Carl from Pusagay. At Ate Chantel, mapapansin mo the way Onyx dito nagro-rotate. They went from top, they went from mid. In a sense na, predicted nila eh, may pupunta kay Iyak Nu eh. Parusahan yun. Kung ano man yun, laban agad. Tumalun agad si Fuzakin eh, di ba? At saka dito, ano, kukuhanin nila yung aba. So, malaking bagay yun against execution. Kita naman natin na secure dito ng Onyx PH. So, minus agad sa damage or sa idadagdag na attributes dito ng buff. At ng execution. Ang bilis. The moment na nasa may mid lane side, kuha ng buff itong mga taga Onyx PH. Look at what Iyak Nu did. Recall ka agad pag-uwi diretso sa top. Hindi yan pala. Talagang ano, ni-recall niya lang manual, no? Ganun wow. Ka, ano? Kumbaga, ganun ka ano yung reflexes dito ng Onyx PH. Pero wait lang, nahuli dito. Pero Eto Max, ayun na, bigyan pa nga patay dito si Eto Max, mga kaibigan, Hurricane Dance. Purpose na kayo na ibitin si Jack Nu. Very cutie na activate na kanyang passive. Pero nga lang, Iyak Nu, on a preheat lang, diba? Siren with a check for the record. Si Dilar, nakapatay na isa. And then disengage din si Dilar sa Chino. For Onyx PH, Korea ka lang kukuhanin dito. Sorry, my bad. Hindi pala si Iyak Nu. It was Dilar doing the job. Siya na pala may hawak ng Dilar na yung may hawak ng ano. It doesn't matter. The three dubs are being won here. The four-man squad of Onyx PH is ever so strong. Estes to. Oh, may Venus. Nakagaw si pare. Ay, may pelat pa. Di ba? Yun yung kinagandaan of having a league on your lineup. Sobrang taas ng chance na makaagaw with objectives. Ayaw kanina sila nasabi natin si Iyak Nu may gamit ng Cho. Kasi same lang yung galaw dito ni Iyak Nu. Yung tsaka Dilar, same strat eh, no? Same strat lang, 4-1-4-1 lang sila. Nilalayuan lang nila si Cho doon. That if ever lumapit man sila, para lang ulit makabuelo lalo yung Cho. Ito for Onyx PH, 4-man mask sila, para naman din, or 3-man mask, para naman din sa execution, 5-man mask. So, kung ano yung pinauso dati ng Onyx PH no, huling season, ito ginagamit ngayon ng execration. Ate Chantel, you have to take note as well of the accelerated gold in the hands here of the Kimi. Apat na physical attack dagger on top of a fully built Raptor machine. Hindi man yan fully stack, pero at least may one core item na siya. Aside from the boots. Tapos, pwede niyang gawing Legion Sword kaagad din yung kanyang apat na physical attack dagger. So, we'll be seeing physical attack damage na Kimi dito. Dediretso siya dito ng Blade of Despair. O kaya, pwede rin Surger's Fury, di ba? Yep, tama ka dyan. Pero kita natin dito. Again, hindi na naman gusto. Pero nice and confirmed Chaco. Hurricane na saman sagot dito po sa Ken. Siren na iipit ang Joy natin. Ejector. Pero napakagandang ultimate coming from the
justice. And Onox nabigyan dito. Pero hate. Nakupo, hindi na makadikit sa patin. Iyak, mga kill. Mega kill pa for the Kimi. Oh my Venus, low life. Pero lalaban din naman. Injector para kay Siren. Pero flicker out for the Johet. Oo, tapos yung may Venus nalapit pa rin. Talaga double kill na. At iyak nung nakakabuelo pa. Hindi na siya nag-i-split. It doesn't matter. Si Dilar, tingnan mo. Tapos na yung trabaho sa taas. Hindi pa tapos yung kwento. Chaknu, namakay na dito sa may bandang baba. Goes for Iyaknu. Master kill para kay Iyaknu dito. Mga kaibigan, 0-10 for 5 minutes and 30 second game. We could see here, oh my Venus, building that dominance eyes para sa kanya SS. Walang kupas without, yung SS. Yeah, without any sugar dosing, ladies and gentlemen, that is a, this is a dominating game para sa Onyx PH. The gold lead is sitting at 6,000 on just a 5-minute mark game. Or mega 10 seconds bago mag 6-minute mark. Pero ang laki po talaga ng lead nito. Sobra. Yup, and kita nyo naman yung second tier turret dito sa bottom lane. Nasira na rin. So malaking space. Pero speaking of space, Siren dito, nabigyan pa. Patay yan. Mga kaibigan, pero very cute yung with it back up. Hindi na makukuha. Or pero turtle dito nakuha ng key, mga kaibigan. 0-11 for this match. Sila sa turret on the middle lane for this Onyx PH squad. At dalawang set ng buffs na kasi sila nakukuha nila eh, Ate Chantelle. So if you think about it, they get two buffs. They get one red para kay Wise. They get one red as well for Iyaknu. Hassle. Grabe. Ay, diba? And yung dito for execution, sila naman yung hindi nabibigyan ng attribute na supposedly ibibigay ng buff nila. No. Kanina pa yun eh, talaga iniikutan ng Onyx PH yung red buff dito ng execution. So doon nahihirapan sila. Pero hate using that ultimate agad-agad, mga kaibigan, po sa Ken. At Hurricane Dash, hindi na nakatakas dito si parang hate natin on the link. I thought, they're doing some little playtime. Mga taga-Onyx dito. Putting their attention para kay Link, para kay Hate. Pero, doesn't matter, wala naman big objectives na. Makikita mo yung mga torres sa labas. Kuha na lahat. Diba? So, parang may freedom ka talaga kunin si Link dito. There's enough timer towards the turtle. They're just gonna be camping ito. Ito nga parang early corners, near corners ng base, ng execution. Tapos, antayin lang lumabas yung mga buff lalo. There's the gray timer already. Parang, dalawang na niya. From downtown, mga kaibigan, and ladies and gentlemen, hindi lang mamba, that's a very clear Kobe shot there. That is by Kimi. Grabe ginagawa dito ng Onyx PH, mga kaibigan. Kita natin for execution, medyo nahihirapan sila. And, ang mahirap dito for execution, hindi nila alam kung paano nila i-defend si Dilar. Tapos si Hate, palipat-lipat lang sa panel. So medyo mahirap pa, pero Chaknu. Tignan natin kung mag-set up lang. Pero wala lang naman tatamaan. Hurricane sa agad. Ang sagot dito, pero flicker out to the fan. Twice under the turret, pero Tori gusto ng Onyx PH plus the Courage Mask. Purpose again on this match. And additional, you see how Wise even Onyx executes this kind of composition. Format, it doesn't matter. Pag pumasok si Chaknu, sasagutin lang ni Puzakin ng Hurricane Dance. Walang pwedeng maka-back up. Hindi naman yun para kay Chaknu, no? Pwede na rin. Pwede rin kay Chaknu. Pero talagang pag pumasok si Chaknu, wala na yun. Hindi mo na pwedeng i-follow up. Kasi Hurricane Dance yung babati sa'yo. So kailangan ma-bait ka agad yung Hurricane Dance. Pero the question is why then, no? Ganun kasolid ngayon yung win conditions, yung mga barahang nasa kamay ng Onyx PH. Even up another turtle. Kung baga dito for Onyx PH, sige, kahit sino na i-burst natin, kita ka naman yung gold lead. Guys, talaga nga, nasa Onyx PH, meron 7K. So, kita natin dito sa top lane ni Lar against Hate. Cho versus Ling, pero may pilitan dito lumayo si parang Hate natin. Sobrang sakit na dito ni Dilar. Kanina pa siya nandito sa top lane, bottom lane, nang gugula lang talaga siya against execration. Kung baga binubuwag niya, yung supposed rotation dito na exec. Yeah, man, Ate Chantel, talagang parang ano, no, Onyx is fully utilizing. Siyempre, itong Cho na ito, mga kaibigan, goes for Dilar. Rather, it is gonna be Wise taking the slay towards Chaknu. They got no minion wave action to go for push dito sa may mid lane inhibitor turret, pero meron naman sa may bandang baba at kahit sa may bandang taas. Grabe yung pressure na binibigay dito ng Onyx PH. No. Sobrang tagal pa bago mabuhay yung Lord, pero ang liit na ng mapa dito ng execution. Oh, oh. Pero kita natin, Siren, nabigyan pa nga dito, very aggressive play. Wise, pumasok pa nga dito, patay pa si Benny Cutie, mga kaibigan, and inhibitor turret na sihira pa, at mukhang ito nga na yata ang makukuha ng Onyx PH. Eto, mga slow life with Hurricane Dance. Confuse akin. 0-17. Yeah. Mga best up for our game. Number 2. Tower lock here for an Onyx PH. Chaknu, napatay pa. And that's it, ladies and gentlemen. Game number 2 goes in for that quick 2-0 Onyx PH.